Hello po, good morning po sa ating lahat. Welcome back to the YouTube channel. For today's video, isa naman pong tanong po natin pong subscriber natin pong sasagutin. Ito galing po kay Frame Rose Sagan. Shout out po siya dyan, kaibigan. Ang kanya pong tanong ay, ang kanyang inahing baboy po ay napakain na duburaw ng starter feeds. Naturukan na din ng vitamin ADA at saka vitamin B complex. Pero bakit daw hindi pa rin naglalandi? Tinurukan din ng gunadin 250, pero hindi pa rin tumalab. So kung kayo po ay mahilig po sa pagkalaga ng mga baboy o kahit anong hayop pangkabuhayang pag-agrikultura, mag-subscribe lang kayo sa aking YouTube channel, Ryan Patinio Agri Farming, Family and Kitchen Adventures. Ngayong umaga po mga kaibigan, atin pong pag-uusapan yung tungkol po sa mga dumalagang baboy at saka mga inaheng baboy na matagal po maglandi. Ang atin pong ipapakain sa ating mga dumalagang baboy, 5 months pataas, ay dapat po breeder feeds o kaya gestating feeds. Yan dapat po ang ating pong ipapakain sa ating mga inaheng baboy 5 months onwards. Kapag yung ating inaheng baboy po ay katapos na po nating iwala yung kanyang mga biik, ang ating naman pong ipapakain ay lactating feeds. From day 1 ng walay hanggang day 10 po ng walay, 2 kilos per day. Yan po yung tamang papapakain sa mga dumalaga at saka mga inaheng baboy pagkatapos po mawalay. Sa dumalaga po, 5 months pataas, breeder feeds o kaya gestating feeds, 2 kilos per day. Kapag bagong walay na mga inaheng baboy at day 30, day 1 to day 10 after walay, lactating feeds ang ating pong ipapakain, 2 kilos per day po mga kaibigan. Ang ating mga inaheng baboy kapag hindi pa po sa naglalandi, huwag po nating pakainin ng starter feeds. Kasi yung starter feeds po mga kaibigan, iba po yung kanyang komposisyon. Ang komposisyon po ng starter feeds ay ito po ay more on protein para yung mga biik po ay bibilog po yung kanyang pangangatawan para mabilis po silang lumaki. Kapag yan po ay ating pong ipapakain sa ating mga inaheng baboy, yung ating inaheng baboy po ay hindi po talaga maglalandi kasi siya po ay tataba at lalaki po ng sobra. Kasi po starter feeds po yung kanyang pinapakain. Yung starter feeds po mga kaibigan ay para lang po sa biik yan. 1 month ng pagkakuha ng biik o 1 month ng pagkawalay. Pero kapag inaheng baboy na o kaya mga 5 months pataas na, di na po angkop yung starter feeds po sa kanila. Ang dapat po ating ipapakain ay breeder o gestating feeds kapag 5 months pataas. Kasi po, yung feeds na iyan ay nakadesign po yan sa mga inaheng baboy o mga dumalagang baboy para po ma-develop po yung kanilang mga hormones. Nang sa ganon, pag-abot po ng 6 to 7 months, sila po ay maglalandi na po mga kaibigan. At pwede na po nating pabulugan. Yung lactating ni feeds naman po ay ating pong pinapakain after walay para mas madali pong makarecover yung ating inaheng baboy doon po sa time na sila po nagpapadidi pa lang sa kanyang mga biik. Kasi alam naman natin na kapag nagpapadidi po yung mga inaheng baboy, yung mga vitamins, minerals, nutrients ay kinukuha po ng mga biik. Kaya minsan ating pong mga inaheng baboy po ay papayat po yan. Kaya po, para mas madali po silang makarecover, after walay talaga, papakainin po natin ng lactating feeds. Kasi yung lactating feeds po kasi, mataas po yung kanyang nutritional content. Kaya, mas madali po makarecover yung ating mga inaheng baboy. Pagdating po ng day 5 at saka day 6, day 7 after walay, pwede na po natin pabulugan yung mga inaheng baboy sa ganyan. So, mas mapaikli po natin yung kanyang dry period. Yung iba kasi, ang kailangan pong pinapakain ay breeder feeds after walay. Ang nangyayari kasi po sa ganyan, yan po ay aabot ng 2 linggo, 1 buwan, 2 buwan, 3 buwan, hindi pa rin po nalalandi. And then, yan po ay aabotin po ng sobrang paglulugon. Kaya, malulugi po tayo sa pagkapanahon na yung ating inaheng baboy po ay nakastandby, na hindi po siya nabubuntis. Ay, kumukonsumo po siya ng feeds. Kaya, yan po yung isang sanhi na tinatawag natin ng mismanagement sa papapakain natin mga inaheng baboy after walay. Kaya po, matagal po silang maglandi, matagal pong mabulugan, and then matagal naman pong magbubuntis. Kaya po, ang advice ko po sa inyo, ito po yung base po sa aking karanasan, na dapat after walay, ang inyo pong ipapakain ay lactating feeds, 2 kilos per day from day 1 to day 10. At day 3 po mga kaibigan, magsimula na po yung maglandi. Day 4, day 5, day 6, pwede na pong pabulugan. Pagdating po ng day 8, day 9, day 10,
may posibilidad po na buntis po yung inahing baboy nyo po, mga kaibigan. Kasi po, mas madali po nakarecover yung kanyang pangangatawan at saka yung kanyang hormones po sa kanyang katawan ay mas madali pong nakapag-recover din. Hindi po kayo malulugi sa papapakain ng mga inahing baboy, saka iintay po ng ilang linggo, ilang buwan na hindi pa rin po nagbubuntis. Ito po yung tandaan nyo, mga kaibigan. Huwag na huwag nyo pong pakainin ng starter feeds yung mga alagang inahing baboy nyo, kasi po yan po ay hindi po angkop sa stage ng inahing baboy, kasi yung starter feeds po ay pambiik po yan. Kapag yan po ay kinakain ng inahing baboy, yung inahing baboy nyo po ay tataba, lalaki at hindi po maglalandi. Kaya huwag nyo pong pakainin ng starter feeds ang yung mga inahing baboy po, mga kaibigan. Hanggang dito lang po at maraming salamat po sa inyong panonood. Happy farming po, mga kaibigan. See you next time. Bye-bye.